Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tuwing December 29, ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santo Tomas Becket. Maganda ang simula ng buhay ni Santo Tomas Becket, na isinilang noong taong 1118. Ipinanganak siya sa London sa England at pagkatapos ay nag-aral sa Paris, France. Sa edad na 25, nagsimula na siyang maglingkod sa ilalim ng arsobispo ng Canterbury at pagkatapos ay pinalad na makapag-aral naman sa Roma at Bologna sa Italy at muling pumunta sa France para mag-aral ng abogasya. Naging chancellor siya sa ilalim ng hari ng England na si Haring Enrique Ikalawa at naging maganda ang relasyon niya sa haring ito sa loob ng 7 taon. Nakasali siya sa giyera ng England laban sa France at buong tapang na ipinakita niya ang kanyang pagiging magiting na alagad ng kanyang hari. Noong 1162, naging isang ganap na pari sa Santo Tomas at siya ang unang nagdiwang sa England ng dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad o Banal na Santatlo, Blessed Trinity. Nang mahirang siya bilang arsobispo, kapansin-pansin na nagbago ang kanyang ugali at naging mas madasalin, mas mapagsakripisyo si Santo Tomas Becket. Ano ba ang isang obispo sa ating simbahan? Ang isang obispo ay kahalili sa tungkulin na ibinahagi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang 12 alagad. Bawat obispo ay saksi sa dalisay at tunay na mensahe ng kaligtasan mula sa Panginoong Hesukristo. Habang napapalapit si Santo Tomas sa Panginoon, unti-unti namang lumala ang hindi magandang relasyon niya sa hari. Lalo pa at may isang obispo, si Folliot ng London, na nagsulsol sa hari upang higit na mainis kay Santo Tomas. Nang nais ng hari na kontrolin ang mga ari-arian ng simbahan at pati na rin ang pagkilos ng mga pari, tumanggi si Santo Tomas Becket na pumirma sa dokumentong nag-aatas nito. Alam niyang magkakaroon ng maraming limitasyon ang simbahan kung tatanggapin niya ang dokumentong ito ng hari. Pinagbintangan siya ng pagsuway sa hari at dahil dito ay ipinatapon siya sa France sa loob ng 6 taon. Noong 1170, nakabalik siya sa England dala ang mga dokumento ng pagsuspindi laban sa mga obispo na nagsulsol sa hari at ang dokumento ng pagkakatiwalag mula sa simbahan ng obispong si Folliot ng London at ng obispo ng Salisbury. Kaya nakipagsabuatan ang dalawang ito sa 4 na sundalo ng hari upang ipapatay si Santo Tomas Becket. Gusto ng mga pari na ipagtanggol si Santo Tomas Becket sa pamamagitan ng pagbarikada sa mga pintuan ng katedral. Pero tumanggi ang santo at buong tapang na sinabi, "Handa akong mamatay sa ngalan ni Jesus at para ipagtanggol ang simbahan." Pinatay ng mga sundalo si Santo Tomas Becket sa loob ng kanyang katedral, sa altar ng Mahal na Birhen at ni San Benito. Noong 1172, nagsisi ang hari sa pagpatay na ginawa sa santo sa pamamagitan ng kanyang mga sundalo at nagbalik loob siya sa simbahan. Isang martir o saksi ni Kristo ang santong ito na matapos alagaan ang bayan ng Diyos ay nagbuwis pa ng kanyang sariling buhay para sa kanyang pananampalataya. Para kay Santo Tomas Becket, walang pagkakahati-hati ang kanyang puso. Iisa lamang ang kanyang sinunod at iyan ay walang iba kundi ang tinig ng Panginoon. May pagkakataon sa ating buhay na dapat tayong mamili kung ang mga hari ba ng mundong ito ang ating susundin, yung mga pinuno ba ng mundong ito, o ang tunay na hari, ang tunay na pinuno ng ating kaluluwa. Ipagdasal natin na lagi nating sundin lamang ang tinig ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Ngayong panahon ng Kapaskuhan,
si Santo Tomas nawa ang maging gabay natin sa pagiging masugid na lingkod ng Panginoon. Amen.